afternoon mga kalingap. Tinext ko si Red Zane about doon sa ano, yung kung saan nakatira si Tatay ano, Alfred. Tatay Alfred, tinanong ko siya kung may bakante. No, sabi niya ay kakausapin ko lang doon may-ari ng bahay. Dito daw yun na area. No, pinicturean niya na sa akin. Sinend niya na sa akin yung ano. Dito sabi niya sa Shell, maglakad lang ako, no, sa Arco, ayan na yung Arco. Ayan. Tapos, yun yung ano, yun yung may-ari, yung may karinderya. So, tinanong ko na yung may-ari, no, hindi, wala pa daw, wala pang bakante. At, ano, pero mayroon daw, ano, mayroon daw aalis na boarders niya, pero hindi pa daw alam kung kailan. Kasi ano, hindi pa daw nakakita ng bagong lilipatan. So naghanap ako mga kalinga para daw para sa bahay ni ano, para sa stayhan ni Mary Grace. No. So tinuro niya, sabi niya may-ari ay kakarating lang daw ni Tatay Alfred, kakauwi lang. Tinuro niya itong bahay, oh, ito po. Bahay ni Tatay Alfred. Po yung bahay ni Tatay Alfred. Nandito na daw siya, kakarating lang daw ni Tatay Alfred. Galing po sa labas. Ikawan. Pangalawa. Ito, ito yata. Pangalawang pinto. May dami nga talagang rooms dito mga kalinga po. Yan, daming kwarto. Tatay Alfred! Sigaw na lang ako mga kalinga kasi hindi ko alam yun. Hindi ako sure. No, baka kung kumatok ako ay hindi ko sure kung saan ang kwarto ni Tatay Alfred. Tatay Alfred! San ka? Uy! Tay, kumusta? Ha? Ha? Tinuro na eh. Kumusta ka? Kagigising mo lang? Ha? Nagpahinga ka? Naghanap din ako ng kwarto, Tay. Gusto mo kasama mo na lang si ano? Mary Grace? Hindi. Ay, tayo, may ano ako, dala akong prutas para sa'yo. Salamat. Hanap ako ng kwarto, Tay, para kay ano, kay Mary Grace. Kasi, di ba, yung tinutulungan ko siya, nasa ano siya, ay hagdanan, di ba? Kilala mo yung Tay? Hindi. Pero nakita mo na. Kumusta ang buhay-buhay, Tay? Ayos lang. Ayos lang? Nauusang pera sa pamamaling kinang-ukay-ukay. Nag-ukay-ukay ka? Wow, very good. Dami ka ng gamit. Dami ka ng damit. Oh, ano, kumusta yung pakiramdam? Ayos lang. Yung... Madalang nakakapuin. Ha? Madalang nakapuin. Madalang ka ng hapuin. Oh, very good. Magandang sinyalis. Magdalang na ang ubo. Magdalang na din ang ubo. Wow, very good. Na ano, simula nung uminom ka ng gamot, ano naman, kumusang pakiramdam mo? Magana. Magana. Hindi na katulad dati, yeah, na hirap huminga. Oh. So, maganda ang ano, maganda ang improvement. Oh, ayan, inom ka lagi ng tubig, Tay, ha? Oh. Laging pumupunta si Redzin dito sa'yo? Binibisita ka? Ay, dala, hindi ko inabot na. Ah. Ay, dala lang gamot. Ano, komportable ka naman sa ano mo dito? Maganda yung ano mo, kwarto mo pala, no? Oh, malaki din pala. May ano dito, Tay, alam ka, bakante? Hindi mo. Ayaw mo naman isama si Mary Grace, ay. Oh, nakumain ka na, Tay? Hindi pa ngayon, tangan. Ah, hindi pa. Kulang ng budget ko. Wala na. Wala na, budget? Wala na. Naubos? Ang bilis lang maubos ang pera, Tay, no? Pag nabarayahan. Pag nabarayahan na, wala na. Tama, tama. Pero mahalaga ay continue yung gamot mo. May mga gamot ka pa? Meron pa? Tapos ko lang mag-inom. Ah, oo. So,
So, yun ang ano ni tatay. Oo nga, no? Ah, medyo maganda na yung improvement ng ano mo, tay, no? Yung pananalita mo ngayon, ano na, normal na. Oo, hindi na ba? Dati, nung nag-usap tayo sa doon sa doktor, habol yung hininga mo. Hinahabol mo yung hininga mo, pero marang, ano, hirap na hirap kang magsalita, ano? Pero ngayon, okay na. Nag-ano ka pa, namamalimos ka pa din sa ano? Hindi na, very good. Tapos mag-mask ka tayo, ha? Oo, mag-mask ka pag nasa labas ka. Dito ka kumakain sa loob ng kwarto mo? Dito? Oh, ah, may... Yung may-ari pala, may ano, no? May karinderya, may kainan. Doon ka na bumibili? At least, ano, hindi ka na magluto, hindi... Hindi ka na mag-isip ng anong lulutuin mong ulam. Anong kakainin mo? At least pili ka na lang doon ng mga pagkain nila. Oh, komportable naman pala si Tatay dito sa ano, sa kanyang kwarto. Sino nakahanap nito, Tay? Ako. Ikaw mismo. Ah, buti at nakita mo to, Tay, at ano, bakante. Para talaga sa iyo, ano? Oh. O, dami mong ano to, sukal? Sukal. Sa gatas, aba, may mga binilhan ka ni Red Zay ng mga stocks, supply. Mabuti. Ano naman, kumusta naman ang ano natin, mga buhay-buhay. Basta, ano lang tayo, ano lang yun, sundin lang yung gamot na niresita ng doktor. Tapos kung may mga bawa tayo, may mga hindi ka magandang nararamdaman, sabihin mo kaagad kay Red Zane para maaksyonan, ano? At least hindi ka na ano, hindi ka na exposed diyan sa labas, no? Sa mga ano, pollution. Oh. Ngayon komportable na, safety ka na. 'Di ba? Yung sabi ko sa iyo ay doon sa kalsada, napakadelikado ang buhay mo doon, 50-50. Nanood ako doon sa interview ng ano, yung sabi ni yung may-ari dito na naka-experience ka na pala ng ano, pagbubugbog dyan sa ano, kalsada. So tama pala yung sinasabi ko sa iyo na ano, na delikado yung buhay mo, anytime pwede ka mapagtripan. Pero kilala mo yun, Tay, mga gumawa. Hindi. Mga ano daw yun ay mga tambay. Medyo ano nga, ngayon tayo, medyo nga tumataba ka na ngayon. At saka ano, tumataba at saka blooming ka ngayon. No? Hindi na stress. Yung doon ka dati, sa kalsada, ang mukha mo, stress masyado. Hindi seryoso, no? Seryoso masyado. Tapos ano, hindi ka ngumingiti. Ngayon ay lagi nang nakangiti. Masaya na lagi. Pero ano, Tay? Yung kamay mo, okay pa man mag-gitara? Ha? Matigas na. Ah, matigas na yung mga kamay mo? Yung ano tawag nun? Yung magpitik-pitik. Ah, daliri. Napasma? Pasmado? Minsan nga lang ikong ginagano. Oo, ay massage. Kailangan mo siguro tayo ng ano, oil. Yung haplas. Magpaano ka kay Rinsay ng mga haplas. Kasi pag, if ever, baka makaya pa na ano. Or ano, steam bath. Narinig mo na ba yung steam bath, Tay? Kay Brother Ronnie. Doon sa, ano, sa Basod. Yung steam bath, ilulublob ka sa mga herbal na medyo maligamgam na tubig. Tapos mga puno ng herbal. Nakakaganda daw ng pakiramdam yun, Tay. Kasi ako na-experience ko din ng steam bath. Mga kadalawang beses. Nakaka-relax din yun, Tay, sa pakiramdam, yung steam bath na yun. Mag-ano kayo, magpa-steam kayo ni Red Zane. Malay mo ay yung mga... Ano yun? Mga hangin-hangin mo sa ano? Mga lamig-lamig sa katawan, no? Yung mga lamig-lamig sa katawan, mawala.
Masaya ka ngayon, Tay? Masaya. Ha? Masaya na. Hindi na ako nabubulabog. Hindi ka na nabubulabog. Bakit dati sa kalsada na bubulabog ka? Anong oras ka natutulog pag ano, Tay? Pag nasa kalsada ka? Pag yun talagang tahimik na tahimik na. Tahimik sa dait, alas 10 na yun. Minsan alas 11. Alas 11, oo. Kasi minsan may mga dumadaan pa na ano ay mga makaservice. Saka ka makapahinga. Hanggang pinadaan doon, hindi ka nakakatulog. Hindi ka nakakatulog. Tapos pag umaga naman, busy alas 4, alas 3, alas 4, busy na din yan, ano? So, medyo, ano, yung tulog mo sa kalsada, medyo konti lang, ano? Pero dito, Tay, sa kwarto mo, anong oras ka natutulog? Maaga akong tutulog. Dito, maaga. Kagabi nga, pinapagdating mo yung sindrom na tulog. Oo. Tapos pagising mo, medyo tanghali-tanghali na rin. O at least wala nang didisturbo sa'yo. Hindi, kainan ko ng gamot ng alas 6, tulog ulit. Pagising ko, saka ako pa na rin. Yung pag-inom mo ng gamot, Tay, ano, napapagod ka or inaantok? Hindi naman. Matakaw kumain. Matakaw kumain. Palaging gusto makain. Oo, kasi nag-vitamins ka, Tay, yung gamot mo, may vitamins yun. May B-complex. Tapos, ano, mas okay nga yun, Tay, kasi pag at least kung magtaba-taba ka, no, malakas na yung immune system mo, mas malabanan mo na yung mga sakit sa katawan. Okay, yun ang mahalaga ay. Tapos mag-iwas ka, Tay, na ano pala, na matuyuan yung pawis mo, ay yung likod mo ng pawis. Pag alam mo nang may mga ano ka, pawis na yung likod mo, magbihis ka kaagad. Kasi para malayo sa pulmonya. Yung matutuyuan tayo ng pawis, isa yan sa mga delikado sa ating likod, sa baga natin. Lalo na ka ngayon, medyo mainit na ang panahon. Mainit na ang panahon sa diet, hindi na tag-ulan. Eh, nung nakaraan, ay tag-ulan. No, ginaw na ginaw ka. Sa kalsada. Ngayon, tag-init naman. Pawisan. Pawis na. Pinapawisan na naman. Pero at least, dito ka na sa ano, Tay, may bahay, may kwarto ka na. Kasi mas delikado kung nasa kalsada ka na sobrang init. Nung una, malamig. Nung nakaraan, malamig. E ngayon, mainit na naman ang ano, panahon. At least, ano, Tay, no? At least masaya ka at nabigyan ka ng ano, second life. Second life mo na baga to, Tay, no? No? Ano to, second life or baka may iba pang nangyari? Ah, second life pa lang. Kasi baka may iba pang nangyari ay na hindi namin alam. No. Sure ka talaga, Tay, na hindi mo aalagaan si Mary Grace? Joke lang, Tay, ah, joke. Oo. E paano yan, Tay, kung makakuha ako ng kwarto dito para kay Mary Grace? Ikaw ang taga-bantay. Marte, tinan-tinan ko pero hindi ko babantayan. Ay, hindi mo babantayan. Dalaga ba si Mary Grace? Dalaga. Joke lang, Tay, joke lang. Baka natakot tuloy ni si tatay. Ano lang yung mga kalingap, no? Mga kwentuhang mapabiro. Diba, Tay? Huwag tayo laging seryoso, Tay, ano? Pag seryoso tayo sa buhay, Tay, anong mangyayari? Tatanda. Laging tatanda. Tama. Mas lalo tayong tatanda pag seryoso tayo sa buhay. Mag-ano ka na, Tay? Magpabili ka na ng mga pagkain mo. Ayan, may protas pa dyan. At least may ano, kung maganda ang area mo, Tay, no? Malinis, libre na ang ano dito, Tay. Libre na 'to. Electric pan, ano? Ilaw. Tubig 'yun kasi yung ano 1,800, libre na ang ilaw at tubig. Paano mo nakita 'to, Tay? Naglakad lang pumunta. Naglakad ka lang? Ano, may naka-display na room for rent? Ah, meron. Tanong lang ako. Nagtanong ka lang, tapos sinabi sa'yo. Sinabi sa akin, meron kailangan. Sama mo rito yung upa, mababayan. Oo. Nagbalik ako. Oo.
Buti naman ay ano, buti naman ay ikaw agad ang nakakuha. Buti nga nakabaligalan kami, nakapunta rin kami rito kasi nung hapon dumating din yung gusto ng umupa. Ah, may gusto na may gusto na ring umupa. Ignaw na kami. Oo. Para talaga sa iyo 'yun. No. Para talaga sa iyo 'yun. Kaya okay din yung sinabi ko sa iyo na ikaw ang maghanap. Kasi para mas komportable ka pag ikaw ang nakahanap ng sarili mong pwesto. Ang hirap kasi ngayon tayo maghanap ng ano, ng mahal. Mga bahay na mauupahan. Mahal. Mahal, oo. At saka yung iba malaki pa, malaki na ng area, tapos ikaw lang isa mag-stay, no? Mas lalong malulungkot. Malulungkot ka, tay? Di, bigyan kita sana ng kasama, ayaw mo man. Ayaw mo ng kasama, tay? Ayaw. Hindi mainit dito, tay? Kung tanghali? Hindi naman. Ganda, okay. Okay na to. Para kay, ano, sana makahanap ako kay Mary Grace, tay. Kasi kawawa din siya na nasa hagdan. Hindi din safe yung kanyang buhay doon sa kalye, tay. Kasi babae pa siya. Ikaw nga, tay, na lalaki, hindi nga safe, ano, sa kalsada. Wala kasi tayong, ano, tay, wala kasi kaming mga shelter na paglalagyan ninyo na una mayroon kaming rescue doon namin ilalagay, wala kaming ganun. Kaya kami pag mayroon kaming makita na katulad ninyo, maghahanap kami ng lugar na kung saan namin ilalagay. So katulad kay Mary Grace, babae pa siya at saka ano yun, may history na rape. So, rape victim siya. Pinagtripan ng mga ano tayo, pinagtripan ng mga addict. May ano, kaya kawawa. Sana ay mapagaling natin siya, tay, at maisalba natin ang buhay niya. Second life niya na din yung, tay, no? Kung masalba natin yung buhay niya. Katulad din ni Tatay Alfred, na salba ang buhay. So, second life. Nung dati, tay, ano, paayaw-ayaw pa, hindi ka pa mag-ano, no? Magpa-check up. Ayaw mo pa magpa-check up. Bakit, tay? Takot ako. Natakot ka? Natakot ako kung malaman yung mga sakit. Oo. Kasi yung isip mo lang, tay, normal lang na ubod, normal lang na hapo, yun. Nakakalata lang, mawawala din agad. Mawawala agad. Kasi yung sa interview, sabi mo, binibigyan ka ng gamot ng mga tao na dumadaan or pumupunta ka talaga sa clinic? Hindi po yung kung lumalapit sa akin. Binibig? Pag nakikita lang, minububibili na akong gamot. Pero hanggang gamot lang sa ubo. Pero kung iniinom mo yon na okay man ang pakiramdam mo, hindi rin na naging okay. Kasi iba yung sakit mo. At least, tay, nung napacheck up tayo, alam mo yung sakit mo. At least nag-alarm ka, na alarma pa sa iyong sakit, no? Kasi, alam mo, hindi naman dapat natin ikahiya yung sakit na TB. Kasi yan, yung sakit na yan, tay, may gamot yan. At libre din ang gamot niyan, tay, sa gobyerno. Oo, may mga libreng gamot niyan para dyan. At least, ngayon, naging aware ka na sa iyong sakit, para sa iyong kalusugan, at para din sa iba na nasasalamuha mo kayo. Kasi kung hindi mo alam yung sakit mo, tay, naging kampante ka lang, so, mas lumala ng husto, no? Magtataka ka na balang ay baka hindi ka na makatayo. Mas malala pa ang ano, kondisyon. So kaya salamat talaga, tay, kasi nakipag-cooperate ka kay Redzane. Oo, kaya dapat ano lang, cooperation lang, no? Ganito ngayon, ano, wala pang ano, no? 2 weeks na ba? Wala pang 2 weeks, no? So after 3 months or 6 months, magpa-check up ulit, 3 months, para alam ng doktora kung ano ang naging improvement. Kasi malay natin, tay, kung maganda yung improvement, bawasan ni doktora yung gamot o
or papalitan ng mas ano, no? Nagpalitan niya ng ang dosage or ang ano ng gamot. So kaya ano lang, operation lang tayo, inumin lang ano, inumin lang ang gamot. Tapos iwas sa bisyo tayo, sigarilyo, inom. Oh, nakakaamoy ng sigarilyo, iwas ka, iwas. Kaya nga may mask. Kaya mag-mask ka talaga pag nandoon ka sa labas para kung makalanghap ka ng sigari, usok ng sigarilyo, usok ng mga sasakyan. So, hindi mo masyadong malanghap yung pag may mask ka. So, yun. Tapos, kumain ka ng masustansyang pagkain tayo. Lalo na gulay. Oo, gulay at saka prutas. Yan ang mas maka mga nutritious food. Iwasan mo yung mga ano tayo, iwasan mo yung mga noodles. Oo ha? Oo, mga sardinas, mga diklata. Oo, iwasan mo muna yun kasi hindi nutritious yung sa katawan natin, ha? So, more on fruits at saka gulay. Mas maganda yan sa katawan. At para mas maka-recover husto yung katawan mo. Basta tayo, dasal lang palagi. Ha? Magtiwala sa Diyos. At syempre, magpasalamat sa mga tulong na binibigay sa iyo. Oo, gaya nga sabi mo, second life mo na yan, ha? So, tay, hindi na ako magtatagal at hahanap ako ng lugar ni Ate Mary Grace. Sure ka, tay, na ayaw mo. Hindi naman kayo magkatabi, tay. Pwede naman si Ate Mary Grace dito sa sahig. Joke lang. Joke lang mga kalingap, no, pinapatawa ko lang si Tatay Alfred. Ay, baka kasi sabihin ninyo na pinapagalitan ko si Tatay Alfred. No, hindi po. Nagagalit ba ako tayo in personal? Okay naman yung aking pananalita. Naintindihan mo naman tayo yung aking sinasabi? Oh, naintindihan. Kadami kasi nagsasabi tayo na pinapagalitan daw kita. Ano ba ang ano mo tayo? Ano ba ang expression mo sa akin? Ayos lang. Maldita or mabait? Ay, tay. Baka sabihin nila, tinakot kita. Totoo, tay? Totoo. Ha? Maldita si Ria or mabait? Mabait. Baka kasi sabihin nila, ay, tinatakot mo si Tatay Alfred, Ria, kaya nagsabi ng ano yan. Mabait si Ria. Pero yan. Salamat, tatay, ha? At mag-ingat ka dito palagi. Dapat basta ano lang, inumin mo lang yung mga gamot tayo na nirisita sa'yo, pagkain, gulay, iwas sa mga pollution, iwas sa bisyo, sa alak at sigarilyo, no? At saka ano na, ano yan tay, huwag kang matakot sa sakit mo, kasi gumagaling yan. Maraming mga kababayan natin na may mga nakaranas din ng ganyang sakit, pero gumaling naman at naging malusog ka. Ayan. So, dasal lang palagi tayo, no? Salamat din sa mga tulong na nagbibigay po kay Kuya Alfred, na mga tulong ninyo at sa mga hindi po nagsawa na tumulong sa mga nangangailangan. Anong masasabi mo, tay? Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil nabigyan nila ako ng pangalawang buhay at sa lahat ng pangailangan ko. Salamat. Ayan. Sige, tay. Mag-ano ka tayo, baka sa susunod tayo, ikaw ang caregiver ni Mary Grace. Natatawa talaga si Tatay Alfred kay Mary Grace. Ayan tayo, may prutas tayo dyan tayo, may pear, ayan, pearl ba yan, at saka apple, kasi yun daw ang paborito mo. Nagtanong ako kay, ano, kay Redsen, ano ang paborito. Tinuro niya kasi dito tayo at kausapin ko yung may-ari kung may bakante, kasi tapos nag-usap kami, mayroon daw aalis pero hindi pa sure kung kailan, kaya ano, maghanap-hanapan ako ulit ng iba ng ibang pwesto. Maganda yung ano mo tay, maganda yung nakita mo na hanap. Mga ilang kwarto yan dito lahat tay? 10 ah, dami palang mga boarders dito tay, no? May mga pamilya ang iba. Ikaw lang single dito. Okay. Ayaw mo naman na bigyan kita ng kasama. Joke lang po mga kalinga pa. Joke lang tay, ha. No? Araw-araw ka na naliligo tay. Wow, very good. Ang nang labada mo? Ha? May labahan naman. Ah, di, nag-araw-araw ka din naglalaba?
Kung ano, ipapalondre mo na lang, Tay. Ah, pagubad laba. Maganda, okay na. Ayan. Ayan, mga kalingap. Maraming salamat po. At salamat din po kay Mamita of San Diego. Ate Lisel of Canada. Aloha Honolulu. Tita Ida. Ay, Ate Lily of New York. OFW Angel, Anonymous Sponsors of UK, sa kay Floor 143 Official, at saka kay Kasmiha, no? Maraming salamat po sa mga blessings. Dali lang, bigyan ko muna si tatay ng ano. Tatay, oh, bili mo ng ano mo, tay, ng pagkain mamaya, ha? Oh, huwag ka nang mag, ano, huwag ka nang mag, ano, dyan sa labas, ha? Mag, ano tawag nang mag... Ang tawag nito, maghihingi, ha? Oh, basta mag-ingat ka lagi, tay, ha? At magmas, huwag kalimutan, tay, magmas. Ayan, marami pala dito, mga kalingap, 10. 10, oh. Sana may bakante pa, tay. Para kay, ano, para kay Mary Grace. Okay ang area dito, mga kalingap. Ayan, no? May gate din, no, tay, no? Tahimik. May gate din, tahimik. Oo nga, tahimik. Siguro mga borders dito may mga trabaho kung umaga. Ha? Sa SM? Ah, sa SM nagtatrabaho yung iba. Oo, kaya pala tahimik. Tapos gabi na sila umuwi. Paggabi, ano na, matutulog na lang, no? Pahinga. Mm-hmm. So, ayan. Alaga, ano ka dito, tay? Stay ka na lang dito. Huwag ka nang okay ka na dito. Hanggat may tumutulong, sumusuporta sa atin. No? Salamat, tay. Ako yung uwi na. So, bye-bye, mga kalingap. See you tomorrow. Sa mga hindi pa po nakapag-follow ng ating Facebook account, pag-follow po. Rhea Olarte ang ating Facebook account. Rhea Olarte Official, Facebook page natin. Rhea Olarte ang ating YouTube channel. Maraming salamat, mga kalingap. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye. VSM Kalinga Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, Mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin, gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. May malasakit sa kapwa, mga kalingap. Siya ang lagi niyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Napakabuti sa kapwa, palaging nandyan kapag kinakailangan. Babae na may paninindigan, na merong tiwala, na mas marami pang mga taong matutulungan. Miss Rhea Olarte, ang pagtulong sa tao ay hindi pinipili. Yan ang inyong lingkod, mabait na babae, na may mabuting puso at hindi siya maarte. Kahit na malayo, kahit nasan ka man, sa kahirapan siya ay
makikipagtulungan. Pakikipagkapwa sa tao, yan ang kailangan. At ang nangangailangan ay kanyang tutulungan. Mga kalingap, asahan nyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama nyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo, at paalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo, at paalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Naghahanap ng kanyang matutulungan na senior citizen at kanyang aalalayan. At mga charity kanyang pinupuntahan. Di hadlang anumang layo kahit na bundok pa yan. Lahat tatawirin kahit anong pagsubok. Mahalaga sa kapwa, siya'y laging nakakatulong. Mga pangangailangan kanyang pinaabot. Laging mabuti sa kapwa at hindi nagdadamot. Di nang hihingi ng kapalit kahit anong sukli. Basta makita lang niya ang inyong mga ngiti, masaya kahit anuman ang pagdaanan. Basta patuloy lang siya ay kasama niyong lalaban. Mga kalingap, asahan nyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama nyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo, at paalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo, at paalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi.